ko na naman tong rebuttal na to. Tingin ko isa to sa pinaka malalakas na on the spot rebuttals sa history ng Flip Top. Welcome back to Break It Down. At ngayong araw na to, mag-review tayo ng isa sa mga classic battles sa Flip Top. Napanood ko na to dati nung kakalabas pa lang. Pero ngayon, papanoorin ulit natin. Ito ay galing sa Second Sight 7, Batas vs. Sac Maestro. Simulan na natin. Nanalo ng Koitos! Yo! Nanalo ng Koitos! Si Batas, pinili niya mauna! Tig-dalawang minuto dapat, pero non-tournament battle, pakinggan natin, enjoyin natin, limahurado natin, Second Sight 7, pakinggan natin, unang banat, Batas. Eto si Sak, sobrang aning! Real talk, butangin ang yan! Habang ako'y hayop sa galing, di basta ako nilalang, sa tight na flow ko, pipe hits ko to dinaan! Bawat suntok ko, pasok sure to. Alakin siya yung noo ni Badang. Ako bangka sa magdamag. Biyahing rorong, deluxe man. Ito'y palakihan ng bayag. Pero yung mas gusto, dilaan. Mas personalan ay ayaw mo. Pwes wag mo ako diktahan. Damayan na't andito ako. Game sa todo si Raan, yung panganay mo. Loko lang. Di ako mambabastos kay Miko. Pero yung panganay ko, bubulungan. Nang yung anak ni Sak, gulpihin mo. Ika'y manggigil at magamok. Yung level pang Luferigno. Yung tipong mananahimik dahil takot. Parang dinetret yung testigo. Yeah, you know I kid, bro. Alam mo yan. Alam nyo rin ako'y naglolo ko. Kasi walang pinagkaiba to sa wala kayo sa lolo ko. Yeah, tablado ang trono ko. Sumusunog na ang mikropono. Ay blue flame. Parang butane. No match. Subos lang yan. Aposporo. Blue flame. Butane. No match. Ubos. Posporo. Okay. Nag-word association siya dun. Alam nyo naman yung butane, yung liquid na ginagamit sa lighter. Tapos blue flame, kulay asul, tsaka yung nagbuga ng apoy, blue flame. Try natin. Believe sila sa'yo? Really? E kinangina mo, banuka! Nireference mo na nga si City! Dinamay pa ang Bossa Nova! Pre, bahin mo mga Bisaya! Sa kagaya mong basura, sa dami ng homies, ko na promdi! Ikaw lang yung baluga! Tangina! Mas bitch pa to sa puta! At mas maamo sa tupa. Pero dehin niya kita yan, parang sarili niya na muta. Oo, hindi mo kita to. Akin tong hanap buhay ngayon. At mas pinapanindigan mo yung hoy gising kay Ted Filon. Sarap eh. Ano daw, sarap eh, bukas ka, nakamao. Di ba nagtatatuwa din? Pero mas mahusay ang banat ko, bahista rin na ba'y magaling. Pwes nasan na banda mo? Sa lahat na similar sa atin, obvious na lamang ako pala gano. So, sinasabi ni Batas dito, sa mga hindi nakakaalam, si Batas, tattoo artist siya, napakagaling na tattoo artist. Tapos, bahista din siya, yung banda niya dati, yung Sultans of Snap, kung di ako nagkakamali. Tapos, si Sac Maestro, di ko sure kung nagtatattoo siya, pero alam ko na magaling siyang artist. Gumagawa siya ng commissioned works of art. Ito nakaraan lang, may ginawa siyang mural. Tapos, nakita ko rin yung mga sketches niya, yung mga drawing niya. At tumutugtog din siya ng mga instrumento. Kabilang na dun yung bass. So, parang sinasabi ni Bata, sa lahat ng pagkakapareho natin, mas lamang ako. So, yun, trivia lang. Tuloy natin. Banat ko, bahista rin na ba'y magaling? Pwes nasan na banda mo? Sa lahat na similar sa atin, obvious na lamang ako pala gano. Baon na mga bara mo. Pakilakasan.
Gusto ko yung katumbas nung galing Bataan. Nang aking tadyakan. Pagramdam mong top tier ka lang yan. Sak, I hope you came prepared. Parang Boy Scout na nilabasan. Yes, sana yun. Sak, I hope you came prepared. Parang Boy Scout na nilabasan. Okay, maganda yung wordplay. Came prepared, tsaka Boy Scout na nilabasan. Came. Tapos prepared, Boy Scout, laging handa. Maganda sana siya kung mas na-incorporate sa mas direct ang punchline. Dahil maganda yung pagkagawa niya ng wordplay, pero hindi siya parang solid na punchline eh. Tuloy natin. Pagramdam mong top tier ka lang yan. Sak, I hope you came prepared. Parang Boy Scout na nilabasan. Yes, sana inantahan mo. Yung first round mong puro name flips. Yung second mong kakatawanan. Yung third round mong life na sobrang gay shit. Para ika'y kaawaan, palakpakan. Magsinungaling para kuhanin ang simpatsa ang plano niyan. Todo acting Coco Martin, probinsyanong dramahan. Patay tong guro sa 2 minuto, di ko kailangan dagdagan. Okay, okay yung mga rhymes ni Batas, no? Nagmumulti siya sa internals niya, pati sa end rhymes. Todo acting, Coco Martin, probinsyanong dramahan. Medyo iniwan niya ng bukas yung last line niya, na parang sabi niya 2 minuto lang, di na kailangan dagdagan. Although meant to be, parang partida siya. Mas okay sana kung mas malakas yung sapak na iniwan niya sa huli. Pero okay din yung mga jokes niya, yung sa anak, kunwari dadamay niya, pero yung pala bubulangan lang niya anak niya para bugbugin. Okay yun. Sa round na to, tingin ko nagiinit pa lang si Batas. Pero gusto ko yung delivery niya, yung quality ng boses niya, talagang pambattle. Panoorin natin yung sagot ni Sac Maestro sa round 1. Yo! Rinig! Bago pa nag-umpisa yung palabas, alam niyo na kung paano magwawakas. Pagkasakay ko pa lang sa airplane, yun na ang endgame ni Batas. Oh, ramdam nyo na yung pagkayanig. Bago pa nag-cruise sa aming landas. Uta, hindi pa nga ako dumating sa Manila, lumindol na ng malakas. Okay, naalala ko nung napanood ko tong battle na to, nung nireference nila to, tingin ko before nangyari tong battle na to, yun yung panahon na lumindol ng malakas. Tapos, kaya kung iisipin, kung i-analyze natin, parang isa to sa mga last minute additions ni Sac Maestro sa round niya. Either freestyle siya or premeditated. Pero ang ganda ng pagkaka-placing niya, kaya talagang bumenta sa crowd. Dahil fresh pa yung pangyayari. Okay, tuloy natin. Now, the big one is finally here. May pagtitripan sa entablado. Yung animal ng ilustrado na basihan daw ng hurado. Pero desisyon ng maestrado ang pinakinggan ng akusado. Kaya anong lakas na siyang batas eh, patikan yung abogado. Oh, kaya sa una kong versikulo, naging kahon yung simbolo. Papabaon ko yung kabaong sa yung tatlong disipulo. Dahil wala akong pamagat bilang kampiyon o idolo, ibabaon ko to sa lupa na magkaroon ng titulo. Titulong pamagat, titulong kampiyon, o titulo lang lupa sa iyong libingan. Batas, kahit paminsan, gamitin mo naman ang iyong isipan. Simple lang yung tanong, pero ikay napag-initan. Sinagot mo ko ng sirit, kaya di ko napigilang ikay ihian. Sinagot mo ko ng sirit, kaya hindi ko napigilang ikay ihian. Galing nun, sirit, napigilan, tsaka ihian. Ang ganda nung relationship ng tatlong words na yun. Sobrang natural pakinggan. Pati yung part na yung babaon sa lupa para magkatitulo. Parang
unconsciously nagaya rin nung isa sa mga upload natin yun, may gumamit din nun yung titulo sa lupa, yung kay Unico yata yun, siya kay Pen Pluma. So nung una pong battle na to, hindi ko naman sinasabi na nagaya, pero naulit nila dahil pero ang ganda ng pagkagamit ni Sak dito, dahil inexplain niya na titulo ng pamagat, titulo ng lupa, tsaka titulo ng libingan. Okay siya. Tuloy natin. Oh, ito yung kunehong nauna. Sa usapang mabilisan, pero inabutan ng pagong. Ilang milya man yung pangitan. Ano, palitang pantagiliran o harap-harap ang magkasakitan, kasi di mo kayang saksakin ng patalikod ng sangpawikan. Sa tropa, kaibigan. Kaya wala akong nabuo ng mga barat angulo. At iniwasok kong matukso. Boss Arik, he's my dog. Pero baka magkagulo at bigla akong mag-John Wick pag namatay itong aso ko. Kasi talaga aso to. Talaga aso to, yung tipong Wangbu. Si nagmala Andrew. E, no one can argue na yung pooch ang mas may value. Kaya imbis na solid 1-2, yung uprising na naka-front view, nag-uprising yung gitnang hari at maging Manny the Pac-Man, fuck you! Okay. Yung uprising, naging Manny the Pac-Man, fuck you. Tapos bago yun, inano rin niya, ni-reference niya si Andrew E., yung pooch. Mas may value yung si Pooch, kasi yun yung alter ego ni Andrew E. sa Ghetto Dogs. Yun yung underground rap group galing Donggalo na pinapakinggan ko rin dati. Isa sa mga classic, mga pioneers din ng mga diss tracks, Ghetto Dogs. So ang ganda nung pagka-connecta niya dun sa Dog, John Wick, tapos Pooch. Tuloy natin. Ang beef, bigyan ng Wagyu. Wagyu, bigla mo kong tatakutin. Pare, trip ko ba ng paghambalusin yung mga 40-year-old na palamunin? May kailangan na siguraduhin dyan sa itsura mong bulbulin, ha? Puta, kamukha mo nga talaga ang aking utin. Di ba? Parang burat na may paa. Lalo na pag siya'y galit, namumula, nangungugat. Mamaya, may tatalsik. Pero hanggang doon na lang yung jokes. Kasi yung sense of humor, pagkasabik, naging badang lang at akras kasi hindi na babalik. Kaya, si Bistek, yung special price, cellophane, extra rice. Pupunitin na tong supot para siya'y ma-circumcised. End his life and send him right up heaven's heights with Redford White. Part 2, napakusganay. Second sight to sa second sight. Oh, rectang lines. Second sight. Sight yung ano, karet. Second sight. Pareho sila may tendency maghalo ng English words or English phrases sa mga bars nila. At dati sinabi ko na hindi ako fan ng ganun na style sa Tagalog conference, kasi mas gusto ko siyang mapanood sa English conference. Pero dahil pareho silang may tendency gawin yun, parang okay lang, parang papakita ko sino mas effective sa kanila gumamit ng ganun. Although, yung kay Sak Maestro, minsan, mas mahaba yung mga English phrases niya. Tsaka, minsan, hindi lang niya sa rhymes ina-apply, pati dun sa gitna. Sa mga words na hindi kasama dun sa rhyme, minsan, nag-i-English din talaga si Sak Maestro. So, yun din talaga yung style niya. Tuloy natin. End his life and send him right up heaven's heights with Redford White. Part 2, napakusganay. Second sight to sa second sight. Oh, rectang lines, never mind. Mas naka-insulto kasi yung tipong sobrang trying hard si Tito, haba ko, magra-rhyme lang ako dito. Oh, isang malaking sampal yung taglay kong lyricismo na pinapatay lang kita sa stilong pwede i-apply sa kahit sino. Kahit pa sino yung mga kalaban, kahit pa sa anong larangan. Parang eroplano pag nasa ere. Si Sak, walang atrasan. Oh, John Wick nga pag may barilan. Pac-Man kapag sapakan. Universal Charger kung ang usapan ay saksakan. Toy, pagbakan sa Marawi. Kasi sino ang nasa critical? Yung ilustrado o sundalong may antas general? Ang yung lakas,
lirikal, pero aking armas, literal, ikay tipikal lang na batas, ako'y batas, militar. Kaya, nag-angat. Ganda ng mga rhymes doon kung paano niya napagpalit-palit. Antas, general, armas, literal, batas, militar. Okay. Batas man yung kriminal, made a few grave threats, but it's too late to use hate, you will soon face death. Oh, nag-train wreck yung wavelength, that's why some fools made bets. You think I'd lose rain check, hindi to 2 days prep. Yeah. Yun, gaya na sinabi ko, yun nga, marami siyang ganun na bars na halos yung buong linya, English. Dun sa part na yun, magaganda yung multis, pero parang walang masyadong punchline. Sinabi niya lang na 2 days prep. Sinabi niya yung wavelength, nag-train wreck. You think I'm gonna lose? Take a rain check. So, walang masyadong papunta kay batas, no? Pero na-display niya dun yung galing niya sa pag-multis. Parehas sila magaling mag-multis. Parehas nag-i-internals. Pero napansin ko dito, mas dense yung pagkakadikit-dikit ng multis ni Zach. Soon face death. Oh, nag-train wreck yung wavelength. That's why some fools made bets. You think I'd lose rain check? Hindi to 2 days prep. Yeah. Walang batas-batas sa isang cold outlaw. At moment of silence yun para sa'yo sa mismong hometown mo. Gusto niya 2 minutes lang. Kaya sinadya o lumampas. Ngayon alam nyo lang hindi ako sumusunod sa batas. Okay, so lakas tong closer ni Zach. In-acknowledge niya na mas mahaba yung round niya kay Batas dahil dapat 2 minutes lang. Pero nagamit niya na punchline tsaka na wordplay niya yung Batas na hindi sumusunod sa Batas. Tapos maganda rin yung opening niya, yung tungkol sa Lindol. So na simulan niya at natapos niya ng malakas yung rounds niya. Kay Batas naman, parang nag-heat up pa siya doon. Pero maganda rin yung multis niya. Pero malinaw na bibigay ko yung round 1 kay Zach Maestro. Pakinggan natin yung round 2. Dahil sa kanya daw yung earthquake! Tang ina, lupit tol! Kinantot ko yung Mother Nature, kaya lumindol! Nahalala ko na naman tong rebuttal na to. Tingin ko isa to sa pinaka malalakas na on-the-spot rebuttals sa history ng flip-top. Kumbaga kung usapan rhymes, kumbaga naka-multi yung rebuttal niya. 3-syllable multi yung... Tingin mo dahil sa yung earthquake, ang lupit. Tol, kinantot ko yung Mother Nature, kaya lumindol. So, naka-multi siya, tapos naka-wordplay yung Mother Nature, tapos yung kinantot niya si Mother Nature. Tapos, pasok pa sa personality niya dahil lagi niya sinasabi na nakakantot siya ng nanay. So, yun yung parang maraming elemento kung bakit siya considered na isa sa pinaka malalakas na rebuttals sa history ng flip-top. Dahil kadalasan ng mga rebuttals na malalakas, usually premeditated, ito halatang on the spot kasi talagang kinuha niya doon sa sinabi ni Zach Maestro ng first round. Okay. Tuloy. Tangina, lupit tol! Kinantot ko yung Mother Nature, kaya lumindol! Niko. Kaya it's in the bag, parang kating ko. Yung bawat fan mo, abaniko. Yung akin may alak, galitro. Kinawawa ko yung hurting bitch. Ganun ako, kanegatibo. Habang ikaw lang yung positive na din umangat sa zero. Gago, lamon ka sa corning letra.
kasi nilamon ka din ang sistema. Magaling ka nga ba si Gena? Yung unang bola, biten pa. Yung comeback mo, MacArthur, mahinang flash sa kubeta. Kasi para ka ni Red. MacArthur, mahinang flash sa kubeta. So ano yun, no? Tae reference yun, no? Yung MacArthur kasi yun yung tae sa kubeta na pag kahit i-flash mo yung kubeta, bumabalik. Kasi galing nga sa famous quote ni General MacArthur na I shall return. Kaya MacArthur yung tawag doon. Okay, tuloy natin. Magaling ka nga ba si Gena? Yung unang bola, biten pa. Yung comeback mo, MacArthur, mahina flash sa kubeta. Kasi para ka ni Regla nung hinarap mo si Krega. Oh, mas pusi ka pala sa halimuyak ni Petra. Sa bayag kulang talaga, parang si Aisa Sigera. 50-50 ka, maestra, walang bilang na prinsesa. Ako'y 100%, ikaw wala ka 50. Sa isang da... Lakas nun, ako 100%, ikaw wala ka 50. Yung wala ka 50, parang walang kwenta, wala ka ka 50. Tapos yung second meaning na wala pa sa 50, wala pa sa kalahati, wala ka 50. Ako 100%. 100%, 100%. Okay, tuloy natin. So, lakas ng opener ni Batas dito, no? Maliban dun sa rebuttals niya, yung mga sumusunod niya na bars, talagang pasok lahat ng suntok. 50-50 ka, maestra, walang bilang na prinsesa! Ako'y 100%, ikaw wala ka 50! Sa isang daan ko, ikay Bernard Bach sa EDSA! Bulok, he never rise, sa buhay kito ang dieta! Teacher ka, walang maturo. Mga daliri ay binenda. Kaya paano ka magiging guro? Siba ka nga sa eskwela. Ika'y panggap lang na professor. Fake parang gansa Christian. Kaya fuck a sack maestro. Mas dapat ka na sacristan. Ika'y tumba sa aking suntok. Wala nang mas automatic dyan. Kasi ito'y parang Ragnar Lothbrok. Pan-expar sila ni Athelstan. Siya yung Ragnar Lothbrok Athelstan. Yun yun. Di ko kilala yun eh. Kilala mo ba yun? Kilala mo yun? Ano yun? Karakter ng palabas ng Vikings. Si Ragnar, di, isa sa mga ano yun eh. Hindi kasi hindi ako nanonood. Ano yun? Series o movie? Series. Hindi kasi ako palanood ng series. So sayang yun. Sayang na ano. Kung ako yung judge, sayang. Pero mukhang maganda yung ibig sabihin nun. Ulitin natin. Sa aking suntok, wala nang mas automatic dyan. Kasi ito'y parang Ragnar Lothbrok. Pan-expar sila ni Athelstan. Siya yung M&M na Bisaya. Dapat pangalan niya Istan. Si Slim Shady may relapse. Pustahan, gagaya din yan. Sa tugmaan siya ang evolution. Para siyang Marshall's Mother, dang! Kaso sa blay ang execution, naging Marshall's Mother lang. Yeah, kaya yung hiram na stilo mo, dahin mo maa-arbor. Rap God mo image false. Sa atheist na hardcore, deadly weapon sa aking kamay. X lahat na factor. May martilyo sa pagkaway kapag ako nag-raptor, sarap ng airmat mo wagas. May martilyo sa kamay kapag ako nag-raptor. Kaway, sa pagkaway, si Kawhi Leonard dati, di ba, sa Toronto siya dati. Pag ako nag-raptor, Thor, martilyo sa kamay. So, kinabit niya yun sa raptor, tsaka raptor. Sa aking kamay! X lahat na factor. May martilyo sa pagkaway. Kapag ako nag-raptor, sarap ng airmat mo wagas. Yeah! Sayang lang, dapat di niya dinugtong agad yung linya na sarap ng airmat mo wagas. Sana medyo pinalinger niya yun muna para may layers kasi yung punchline niya na yun. Dahil yun nga, on the spot. Wala nang, hindi naman siya marirewind para din sa mga judges at para na rin sa crowd reaction. Pero si Batas yan eh. Walang pakialam yan eh. Tuloy natin.
raptor. May martilyo sa pagkaway kapag ako nag-raptor sa harap ng airm at mawagas. Yeah! Sarap na airm at mawagas! Oh, alam mo na pare. Ganon pag batal ng batas, imposibleng dehin siya kasali. Ilang beses ako matras, ilang beses din umabante. Ipinaso ko na super fast, kami nagsingitan lang sa kalye. Tangina sa 16 wins na ako sa battle. Kaya paano ka pa makaka-level? Sobrang bitch mo, puta Hansel. Dapat pangalan mo ay Gretel. Mind the now thou say what? Eh puta yung brain mo laging off. Yung lugar niyo sa Davao Bay Watch, ang papel mo David Hanselhoff. Okay yun. Yung sa dulo nag-name flip siya, yung Hansel, Gretel, yung real name ni Zach. Hansel kasi real name niya. Tapos, yung lugar daw niya sa Davao, parang Baywatch, ikaw si David Hanselhoff. Si David Hasselhoff yung isa sa mga bida sa Baywatch dati. Okay, malakas yung round 2 ni Batas. Pero napansin ko, parang lagi niyang, pag yung mga huling linya niya, lagi, hindi niya nilalagyan ng parang solid na closer o ng tuldok. Halimbawa, yung David Hasselhoff, malakas siya na linya, pero kumbaga mas nababagay siya sa gitna kung ako yung tatanungin lang. Pero nevertheless, malakas tong round ni Batas na to. Ang lakas ng opener, yung mga sumunod doon, pati yung mga rhymes na ginamit niya dito, pati yung name flips. So, obviously, mas malakas to sa round 1 niya. Pakinggan natin yung round 2 ni Zach Maestro. Sino dito mahilig sa basketball? Mahilig ka sa basketball? Listen. Real talk. Outing na nga pricing. Hindi ko na matandaan kung kailan. Naghamon ka lang basketball. Saksi sila Spade at sila Ken Sam. Pero imbis maglaro, naghanap ng berban para sa tuhod niyang maselan. Naupo lang sa bangko, puta, daig mo pa yung chairman. Pexman, you can't catch a chest pass with your bare hands. Sobrang lapit ng Pasko, inabutan na ng Bermans. Sobrang lapit na ng Pasko, yung pasa daw niya, inabutan na ng Bermans. Kasi malapit na yung Pasko. Galing nun. Tuloy. Pexman, you can't catch a chest pass with your bare hands. Sobrang lapit ng Pasko, inabutan na ng Bermans. Kay Hilaw, di pa well done. Koy Lebron, na naka-headband. Windmill, at hawak-hawak ko yung ring na parang best man. Kasi yung atleticismo mo, parang bedlam. Walang cardio fitness si Mark Rodriguez. Human form ng unicorn, you hardly witness Kristaps Porzingis. And I can see your darkest secrets. Kasi artificial heart yung weakness. Kita mo may puso, pero malatone start yung realness. Oh, fake heart won't spark my interest. Kasi para kang fidget spinner. Magaling lang magpaikot, pero yung proseso pang beginner. Yung passing grade, 75. Oh, pasang awa nga sa teacher. But I wouldn't trust the process kung grado mo'y 76, sir. Trust the process. So, dito puro basketball references na, no? Kanina yung unicorn, si Kristaps Porzingis. Tapos dito naman, trust the process, yung motto ng 76ers. Sinabi niya, I won't trust the process kung yung grado mo 76, sir. Okay. Yung passing grade, 75. Oh, pasang awa nga sa teacher. But I wouldn't trust the process kung grado mo'y 76, sir. Yeah. At kinantot ko ang yung little sister. Wala ako little sister. 4RE youth exhibition. Nilaro ko from 1 to 5. Kaya ko lahat ng position. At imbis withdraw. Nakakatawa yung side comment. Iba tas narinig yun. Wala akong little sister. Tuloy natin. Wala akong little sister.
for our IOT exhibition. Nilaro ko from 1 to 5. Kaya ko lahat ng position. At imbis withdrawal, puro deposit. Sa loob ko, iniipon. Walang outside shot na parang si Ben Simmons. Nakabit pa rin niya dun sa, maliban sa basketball reference, dun sa 76ers reference. Walang outside shot. Sabi niya, puro deposit. Walang withdrawal. Tapos walang, kumbaga walang outside shot. Di niya pinuputok sa labas. So, outside shot, Ben Simmons. Dahil si Ben Simmons, yung point guard ng 76ers, wala siyang shooting nung panahon na to. Pero, nung itong season na to, alam ko, na-develop na niya yung outside shot niya. Pero yun nga, tuwing tumitira siya sa tres, yung mga tao lang nagsiselebrate dahil nga, usually itong si Ben Simmons, hindi talaga tumitira ng 3 points. Parang yun yung weakness niya. Parang sa sobrang hina nga niya, may laro sila ng Lakers na hinayaan siya ni LeBron. No? Sige, tira ka. Parang ganun siya kabano sa outside siya. Turin natin. Kasi, di ka tipong ama ni Thor. Ito yung Odin ng Trailblazers. Puro satsat si Craig Sager. Habang ang aking haymakers, parang career ni Michael Jordan. Pero hindi sa pagiging great player. I switch from basketball to baseball. Tawag doon, game changer. Whoa! Kaya, hindi lang ako nagkakas. Lakas nun. Switch from basketball to baseball, tas game changer. Tas yung Odin, di ka tatay ni Thor. Si Odin, tsaka yung Trailblazer, si Greg Odin. Yung isa sa mga parang disappointments ng draft. Kasi nga si Greg Odin medyo parang mataas yung expectations sa kanya dati, pero hindi ganun kalakas yung naipakita niya sa NBA. Magaling. Tuloy natin. Career ni Michael Jordan, pero hindi sa pagiging great player. I switch from basketball to baseball. Tawag doon, game changer. Whoa! Kaya, kung di lang ako nagka-conflict, tagal, dami ko na demolish. Pati yung isa buhay, siguro. Matagal ko na na-accomplish. Oh, unang taon ko, hindi pa showbiz. At akala niyong ako yung novice. Isang rookie na sobrang polished ako, nagmistulang Luka Doncic. Oh, kaya kung sumabay sa panahon, hindi sanay sa obligasyon na isa, walang sablay sa isang taon kang pumatay at mambaon. Pero darating lang din ang time that I'm going shine di man ngayon. Pero iniintayin yung magkampiyon ako si Zion Williamson. O oh, dinudurite parang... So ang haba na nung... siguro itong buong round 2 niya, majority puro basketball references. Kanina naman Luka Doncic sa Dallas Mavericks. Tapos Zion Williamson, hinihintay na lang magkampiyon. Yun yung... Alam ko, nung panahon na to, wala pa sa NBA si Zion, pero ang lakas na nung hype niya na yun nga, siya yung magiging first pick. Na naging totoo naman, siya yung first pick, siya yung star player ngayon, or isa sa mga star players ng New Orleans Pelicans. Tuloy natin. Ang taon kang pumatay at mambaon, pero darating lang din ang time that I'm going shine di man ngayon. Pero iniintayin yung magkampiyon ako si Zion Williamson. O dinudurite parang dragon. Kaya di na kailangan pa ng ataol. I leave no mark, sunog si Mark, parang nag-spark yung Mark Gasol. Dahil old school, short, at dahil di ka tall. Galing nun, nag-spark si Mark Gasol. Na wordplay niya yung spark dun sa Mark dahil... Kung sa PBA, di ba, si Mark the Spark. Tapos sa NBA naman, si Mark Gasol. Pati yung wordplay dun sa Gasol, tsaka Gasol. Yung Gasol na, ano. Okay. So, extended pa yung basketball references niya dito. Kaya di na kailangan pa ng ataol. I leave no mark, sunog si Mark. Parang nag-spark yung Mark Gasol. Dahil old school, short, at dahil di ka tall. Lasayo, anak ni Manute. Balbas mo, Bol-Bol! Okay, si Bol-Bol, yun yung anak ni Manute Bol, isa sa naging pinakamatangkad na NBA players. Alam ko si Sean Bradley, si George Murison, 7'7", si Sean Bradley, 7'6", si Manute Bol naman, 7'6", din yun, matangkad, parang stick insect. Pangalan ng anak niya, basketball player din, Bol naman yung... Bol din yung first name, kaparehas ng last name. So, Bol-Bol na ilaro niya dun sa
balbas ni batas. At tuloy pa rin yung basketball reference. Okay. Tuloy natin. Gasol. Dahil old school, short short, at dahil di ka tall tall. Lasayo, anak ni Manyut. Balbas mo, ball ball. Oh, di na kailangan pang maging troll. Mabausapang rap o rock and roll, ako'y updated kahit pa wala akong app na na-install. Sinadya kong puro hoops para ipamukha at nang ma-recall na talagang supot ka sa akin, tol, kahit sa usapang basketball. Oh, wala. Bago pa pala yung ball-ball, may ano pa, short shorts, old school short shorts, maikli yung shorts dati. Tapos, hindi ka tol, tol, hindi ka matangkad, tol. Tapos, ball-ball, tapos, na... Hindi ko alam kung dito niya tatapusin. Sinabi niya na no match ka sa akin kahit sa usapang basketball. Napakahabang, ang dami yung players na minention, no? Pero ang parang nagalingan ako doon dahil yung mga tawid, tsaka yung mga connection ng mga salita, sobrang ganda, sobrang technical ng pagkasulat. Kumbaga kung basketball fan ka o NBA fan, may enjoy mo talaga tong round 2 ni Sac Maestro. Install. Sinadya kong puro hoops para ipamukha at nang ma-recall na talagang supot ka sa akin, tol, kahit sa usapang basketball. Oh, wala akong binagit na PBA players kasi wala akong mapapala. Anong ba't ako magre-reference sa mga players na lang susyota ng bakla? Oh, ako yung... Parang reference kay Abueva yun, pati kay Vice Ganda. Tuloy. Burat dito sa liga. Sa MZite battle nyo makikita. Halos nagkaroon na ako ng AIDS sa dami ng pusis na aking tinira. Oh, no excuses. Dahil sa Manila, oh, panay yung pagkasablay. Huling battle ko nung ahon, ko'y pinatay at tinangay ng alon. Pero natutunan kong sumabay at sumakay. And now, I'm making big waves. Parang kamay lang ni Kawai. Oh. Making big waves, parang kamay lang ni Kawai. So, akala ko tinapos siya na doon sa basketball, tuloy pa rin. Big waves kasi si Kawhi Leonard, isa siya, or for his height, sa size niya, sobrang laki ng kamay ni Kawhi Leonard, kaya big waves, tsaka yung big waves na alon, or making an impact sa eksena, yung big waves. Tinangay ng alon, pero natutunan kong sumabay at sumakay, and now, I'm making big waves. Parang kamay lang ni Kawhi. Oh, goodbye, game winner, Dame Lillard. If you doubt me, pag-usapan natin ang tunay na batas sa aking round 3. Okay, pareho solid yung round 2 nila. Pero yung kay Batas kasi merong rebuttal sa simula na sobrang lakas. Although yung pagkasulat ni Sac Maestro nitong basketball reference niya, para sa akin, flawless. Galing nung mga tawid. Hirap i-judge nung round 2. Pwede siyang... Pwede siyang tabla nung round 2 para sa akin. So panoorin natin yung round 3. Binira niya edad ko. Yung angle, sobrang hina. Ang masasabi ko lang doon, tangina pambihira. Kasi dinitis mo ako sa edad kong yun, eh ako nga'y nakaranas ng golden era. Last 2 minutes, sa clutch to todo. Manual na minamaneho. Bawat suntok ko, basag bungo mo. Na parang naka-asero, ikaw din yung struggling maging top tier. In short, di kita ka pareho. Self-proclaimed king na where the fuck's your ring, ikaw yung Sacramento. King. Ang ganda ng placing nung ano na yun, no? Nung punchline na yun dahil kakatapos ng ni Sac Maestro mag basketball references. So, sinabi niya, self-proclaimed king na where's your ring, ikaw yung Sacramento. Dahil Sacramento Kings, hindi pa nagsya-champion. Isa sa mga NBA teams na hindi pa nagsya-champion. Maging top tier. In short, di kita ka pareho.
self-proclaimed king na where the fox your ring, ikaw yung sakramento. King fox ring sa hindi. Not even a playoff team. Ako'y karumal-dumal mag-iset kasi budhi ko maitim. O si, ako'y mahilig magligpet. Kaya tundabawin niya delikado. Lumipad pa para sa matic death. Rest in peace, Brian Velasco. Tapos nung kayo pa ni Delan. Sino si Brian Velasco? Kailangan mo. Hindi ko kalala yun. Tuloy natin. Ito may takeover. Tangina, bangis. Parehas yung shit, gay and softer, kaya talagang panis. Yung plano nyo played well yon, sir. Kung ang plano ay mang inis, sa husay yung label owner ni isa walang na-release. Habang ako, di lang ako top tier. I'm the only God here. Pangatlo round kay aayaw na parang hot beer at sa susunod na punto ko, peram kahit isang ear. Akin dapat yung titulo nung isa buhay last year. Pati last year. Kaya lang oo, natalo ko. Yung dahilan alam na chong. Two-time champ na daw ako. Give chance sa pagkakataon, panay saksak na likuran ko. Mukha na akong Ernie Barong kasi pagkatimba na akyat nyo, ibabalik ka sa balon. Ako'y na-stuck. Ako'y sanay sa rat race. Na-stuck sa karera ng pagong. Kasi ako'y Gina Judge nung mga malabo magkampiyon. Keso ganyan, keso ganon. Keso ang dami pang rason. Ba di na lang kasi tanggapin na di nila kaya yon. Sa bara, oo, palakasan. Tayo nga ang magkalaban. Pero aking pinatamaan ay yung galawang talangkaan. To exhibition o aking stilo, di kailangan makipagsabayan. Kasi pag ang batas na gastang swapang, di boto ang taong bayan. Kaya ako sinasabi niyong, dahin patas ang batas. Siya man minamaliit ko, pero to'y paghatak pataas. Nang dahil kay Sac Maestro may pagusganay, dahin ko de-deny. Pero sa pagpasikat ko sa Delong name, kaya buhay pa rin to second sight. Yeah! Ako'y Baphomet sa pagkabis. Swagger ko pang satanas. Tong metapore kay bangis. Kaso literal sa mga ungas, di nga ako yung Panginoon. Sobra lang daw mag-angas, pero pag ang Diyos nag-spit yun, malamang pangalan niya batas. Kaya ngayon sino pikon? No, fuck that! And fuck your wax shit! Sinong sunod sa uprising? May request ako, Arik. Gusto ko yung mas marunong para siguradong classic. Ngayon tapos na ako sa guro. Maganda ka na, balakin! may nag predict balakid. Yung delivery kasi ni Batas, kumpara sa iba, talagang deliberate. Alam mo yun, talagang nanaklasik. At yun, malakas din yung third round niya. Mas malakas sa first round niya. Pero tingin ko, mas malakas yung second round niya. So, tingnan natin kung anong sagot ni Sac Maestro dito sa round 3. Salamat! Uling ko ulit! Game? Yeah. Ako si Batas! Yeah. Hindi na ka malakas! Delivery ko'y walang dating! Inangasang ulaing boses para di malatang ako'y malambing! Paulit-ulit kong gagawin! Ganda, ang galing nung pag-impersonate niya kay Batas doon. Kayang-gaya niya yung boses, pati yung putol ng mga syllables sa delivery. Mas nakakatawa din yung sinabi niya. Yalakas ako lang, baka hindi alatang malambing. Galing. May sense of humor din to si Sac Maestro. Delivery ko'y walang dating! Inangasang ulaing boses para di malatang ako'y malambing! Paulit-ulit kong gagamitin! Yung salita na ring. Panis ka bro, supot ka chong, at dehins ka, magaling. Si Batas, lagi niyang ginagamit yung mga words na yun, no? Chong, dehins, yun, kasi sa era niya, alam ko mas matanda si Batas sa akin ng konti.
So yun yung palaging ginagamit, yung Dehins, Chong. So ang gandang observation ni Sak yun, no? At nakakatawa yung pagka-execute niya. Ulit-ulit kong gagamitin yung salita na ring. Panis ka bro, supot ka Chong, at Dehins ka, magaling! Paano ko maihambing sa kambing anyong lupit? Hindi ka... Paano ko maihambing sa kambing anyong lupit? Di ikaw yung goat, hindi si Taneng yung Baphomet. O, dahil nangutang... Ah, o yung naniningil ng buhay at dahil nangutang lang ulit, nilista muna sa tubig parang tinta ng pusit. O, ang tunay na malupit, hindi nagpapaka-extraordinary. Kaya mo maging accessible kahit basic lang yung vocabulary. Ika nga, less is more. Konti man yung sinasabi, ang importante yung mismong aral ay napupulot ng marami. O, parang hari... Ang gandang punto nun, yun yung lagi sinasabi ko, less is more. Mas concise ka, mas maraming makakaget sa'yo, mas accessible yung references mo, mas maraming makaka-appreciate. Hindi lang sa crowd, pati sa judges. Kasi, gaya na sinabi ko dati, pag halimbawa, parang payo ko sa mga battle MCs, pag may laban, kung halimbawa, ang gusto mo talaga, hindi lang magpasikat, manalo, dapat strategize mo kasama sa pagsusulat mo, isipin mo na kung sino yung magiging mga judges. Ngayon, may magsasabi, paano malalaman kung sino yung judges? Well, bilang battle rapper, meron ka ng idea dahil one month before, or hindi, mga 2 weeks before, hindi, tama, 1 month before, malalaman mo na kung sino yung mga maglalaban eh. So, may chance na alam mo na kung sino yung mga nandun na rapper at sino yung mga magja-judge. 2 weeks before, lalabas na yung poster, may kita mo na kung kadalasan hindi naman pinagja-judge yung kaibigan ng mga rapper. So, naisip mo na, oh, mga magja-judge dito, sila, halimbawa, sila Abra, sila Poison 13. So, pag ganun, kung gano'n mo kakilala yung mga rapper, mas mataas yung advantage mo dahil mas mako-customize mo yung mga bars mo kung hangad mo ay panalo. Pero kung katulad, meron din mga rappers kasi na, lalo na kung hindi naman tournament, hindi naman panalo, habol nila, gusto lang talaga nila mag-showcase ng knowledge nila o ng technical skill, hindi na applicable yung sinabi ko na yun. Pero para sa akin lang, kung ano ba, tournament battle, parang isang tip yun para mas sure mo yung panalo mo. Dahil pag hindi na gets yung reference kasi, hindi rin mahirap siyang i-judge on the spot eh. Yun. Sana okay yung, sana may makuha kayo dun sa tip na yun. Tuloy ko. Accessible kahit basic lang yung vocabulary. Ika nga, less is more. Konti man yung sinasabi, ang importante yung mismong aral ay napupulot ng marami. O, parang haring araw lang kasi yung tunog. Lilitaw, lulubog. Yun, sobrahan sa init. Kaya, labas tuloy, sunog. Ikaw gusto mong maging malusog? Pwes, yung baraw ay pambusog. Kaso ang dulot sa kanya ay bangungot dahil dinigest niya ng tulog. O, si parang bubblegum lang pag sumuntok. Ang tagal kay busog, pero bangungot yung dulot ng mga bara kasi dinigest niya ng tulog. Kumbaga, kinukumpara niya yung bara niya sa bangungot. Tapos, kaya bangungot kasi hindi na digest niya ng, kumbaga hindi niya na absorb ng maayos kasi tinulugan niya. Ang galing, dahil yun nga, alam niyo naman yun, yung bangungot, pamahiin pag natulog ka ng busog. Medyo, ironically, tinulugan ng mga tao yung punchline na yun. Pwes, yung baraw ay pambusog. Kaso ang dulot sa kanya ay bangungot dahil dinigest niya ng tulog. Oh, si parang bubblegum lang pag sumuntok. Ang tagal umabot sa tuktok. Tapos binibilog, nung pumutok, hassle, parang dumikit lang sa buhok. Oh, bubblegum nga, matabang. Dinuduraan itong bugok. At yun ang katotohanan na hindi mo malunok. Kasi marupok. Tingin ko yung pinakamalupit na punchline na narinig ko dito. Bubblegum. Na-extend pa niya yun. Tapos, matabang yung dura. Ito yung pinakamalupit. Ang ganda ng placing ng dulo, no? Yun ang katotohanan na di mo malunok.
Galing nun. That deserves a replay. Oh, bubblegum nga, matabang. Dinuduraan itong bugok. At yun ang katotohanan na hindi mo malunok. Kasi marupok yung pundasyon. Ba't di mo simplihan? Pare, matitripan ka pa rin naman ng iilan. Kasi nga, ikaw si Batas. Oh, madalas pinagbibigyan. Pero di ibig sabihin ikay matindi porket hindi ka may tindihan. Tinalo ka ni ganito. Sinabi mo kay ganyan. Doon sa battle nyo ni puta, wala akong pinanood kahit kailan. Batas na Mindanao, oh, nagbayabang na ang iyong stan. Pero mula nung tinalo ka ni Fukuda na naging mas mahangin na yung fan. At kung karir lang ang titignan, matagal ka nang nahigitan. Si Apok, may loob na ng kabaong. Si Dikta, may lalim na't karimlan. O, Ilustrado, hayop. Pero alam niyo naman yung kasabihan. Talagang mababaliw ang fans kasi sayad lang ang pinakiinggan. Kasi pang 16 lines ka lang naman. Ano, nag-boost pa ng dugot pawis, hindi makita yung mga linya, parang tumira lang ng backpiece. Walang kampot, Ilustrado, kabilang ka sa walklist. Magaling lang pag may kasama, pero wak ka bilang solo artist. Ano mang pag-practice, hindi ka magiging Yanis ang titikumpo. Magaling ka, di ka paluto, gago, magaling ka lang manluto. Oh, hindi sa panginginsulto, pero sa kalausa, sa ludo. Pag kaya mo na mag-isa, di ka na binubuhat ng iyong kagrupo. Oh, mula ko naging uprising, siya'y nagalit. Nagtataka kung bakit. Di lang naman kasi rap skills ang tinitignan ni Arik. Pagkatao, karakter, kasama yan sa topic. Marami dyan magaling mag-rap. Pero ugali, sobrang pangit. Ako'y may morals, ethics, reasoning at logic. Palagi nagpakatotoo. Kahit yung tingin sa akin ay addict. At sino pa yung mga peke? Yun ang minamahal ng public. Parang bote lang ng soft drinks kasi mas mahal yung plastic. Sino pa yung tulad? Dito nilagay ni Sac Maestro lahat ng pinakamagaganda niyang linya sa round 3. Maliban doon, nagpe-personal sa siya kay Batas. Yung pagiging ano daw ni Batas, wala pang solo album, na binubuhat lang daw ng mga kagrupo. Ang ganda nung addict line, tsaka nung sinasabi niya na nagpapakatotoo, mas mahal ng mga tao, yung plastic, parang inano niya yung mahal, yung first tsaka second meaning ng mahal, na mahal na expensive tsaka mahal na love. Pati yung plastic, kasi yung soft drinks, mas mahal nga yung mga 1.5 kesa dun sa mga babasag, sa binibenta sa babasag na bote. Ang galing nun, napaka-witty nun. Okay, tuloy natin. Adik, at sino pa yung mga peke? Yun ang minamahal ng public? Parang bote lang ng soft drinks kasi mas mahal yung plastic? Yung tunay na sak, yung tunay na sak, pwes yung tunay na sak, may katotohanan. At real talk, malaki respeto ko sa mga anak mo, pati na kajoan. Oh, kaya huwag kang mag-alala, alam kong mahusay ka magdala. Wala ang kwenta bilang rapper, pero idol kita bilang ama. Kaya sana huwag kayong magtaka, ba't yung mga linya ko'y madrama. Mga linya ko'y madrama. Ang tunay kasi makata, hindi nandadamay ng bata, pati asawa. Oh, pag ako, na personal, below the belt, talagang mababa. Pero patay ito kagad sa isang tama, parang nilublo ni Saitama. Kaya may papuri na aking bara. Ayaw ko kasing tratuhin ako'y paborito. Di bali nang walang palakpakan. Basta standing ovation yung balahibo. Okay lang sa akin na kayo'y tahimik. Basta walang ibang inaatupag. Kasi ang pagbukas ko ng inyong tenga ang siyang gamot sa pagkabulag. Ang dami na kasing MCs na magkakatulad. Oh, halos nawalan na ng halaga. Pare-parehas yung pinapakita, kaya lang may stula ng barya. I thought I'd see a new change, pero nilin lang aking mata. Yung bagong piso, singkot cheese, halos walang pinagkaiba. Kaya ako pumapapel ng mai. Ang galing, no? So pagkatapos siya mag-personals dito, pagkatapos itong mga punchlines na malalupet dito, nag-aano na naman siya. Puro profound na bars na yung pinaparinig niya dito. Sinasabi niya rin na hindi siya nandadamay. Ang galing din yung change na pare-pareho na lang daw yung mga style ng mga MCs. Tapos, inalintulad niya sa barya ng 5 piso tsaka 10 piso na halos pareho na yung itsura. Ang galing. Yeah, I thought I'd see a new change. Pero nilin lang aking mata. Yung bagong piso, singkot cheese, halos walang pinagkaiba. Kaya ako'y pumapapel ng mga iba.
sorry. At mga papel ng mga iba. Though the payments overdue, tinatanggap ko yung opinion. And I'm staking all your views. There's no hatred towards you and what they say is mostly true. Pero kaya ako overrated because I'm rated over you. O dati, naging favorite ko yung shabu. Dati, kasi nga, expensive yung coke. Pero imbis magbenta ng dope, I found my medical hope. Dati, from bato, ako'y nagdamo. Ngayon, naging dependent sa smoke. Yung puti, naging green. Parang Incredible Hulk. And I hope you all are ready to vote. Kasi sa lahat ng kabataan, sana'y ang eleksyon ninyong pag-aralan at piliin nyo yung maaasahan. Kasi ako, parang Muslim. Wala na akong mapagkatiwalaan. Kasi puro baboy nakikita ko sa halalan. Pero ngayon, tatapusin na itong laban. Pasensya na ako, medyo nagkalat. May isa na lang akong hinihintay. Para matapos na itong lahat. Pahinga muna ako sa battle rap. Pero sa isa buhay manonood, sana matalo na si Balakid para siya nakagag yung susunod. Ang lakas itong third round ni Sac Maestro na yun, no? Pansin ko lang, parehas din nilang kinall out si Balakid dito. At yun, pinakita ni Sac Maestro, maliban dun sa personal, sa mga malulupit na bars, pinakita niya yung humility niya dito at yung... kumbaga hinubaran niya yung sarili niya sa third round, pinakita niya yung totoong siya. I gotta commend him for that. Ang galing. Tapos gaya nung sinabi niya sa first round, di siya sumusunod sa oras. So kung yung ibang judges, parang minsan ginagawang basihan yun, pag overtime ka, dapat bawas yun. Ang filosofiya ko dyan, kung hindi naman siya tournament battle, para sa akin, kung lumampas man sa oras, basta hindi dragging or hindi boring, para sa akin okay lang. At tingin ko na na-achieve yun ni Sac Maestro dito sa third round. Sobrang haba ng third round niya kumpara kay Batas. Bibigay ko yung third round kay Sac Maestro. So, first round Sac, second round Tay, third round Sac Maestro. Tingnan natin yung decision ng judges. Second side 7, Batas versus Sac Maestro. Maging ice bomb beses. Pinapaalam ng mga hurado kung pwede daw pantay. Sinabi ko na lang, bahala sila talaga kung sino yung pinapipiliin nila. Pero ang boto ng hurado, 5-0, magingay tayo lahat para kay Sac Maestro. So 5-0 para kay Sac Maestro. So tinatanong ni Enigma kung pantay, siguro yung ibang judges doon kinoconsider yung paglampas ni Sac Maestro sa time. Pero dahil nga na yun nga nabanggit niya ng first round, di daw siya sumusunod sa batas. So in a way parang na-justify niya yun. Napaka-classic na battle. At dalawang icons na sa Flip Top. Na-enjoy ko tong battle na to. Sana na-enjoy nyo rin. At abangan pa yung mga susunod na uploads natin sa Break It Down. Abangan nyo rin yung Luniversidad. Malapit na yon. At yun lang, no? Peace! I'm out!